Hello, Aldab Nation, at sa lahat po ng mga fans nila Mengay at Tisoy. May bago na naman po tayong update, mga ka-Aldab. Ito po ang pinaka-latest na pinag-uusapan ngayon sa social media, lalong-lalo lang po ang mga netizen. Nakakatuwa po kasi ang post ni Tisoy dahil po may nakasulat pa na ang nagsasabi po ay uuwi na tayo. Grabe, mga kaldab. Ang tayo, ibig sabihin, mga kaldab, may kasama. Kasi nga po naman, eh hindi ka naman po magsasabi na uuwi na ako. Eh tayo, ibig sabihin, may kasama siya. Kaya nga po, pinag-uusapan ngayon kung sino nga ba ang kasama niya. Well, nagtanong-tanong tayo, mga kaldab. Pero wala po raw si Mama Ten. Ang ibig sabihin, ibang tao ang kasama ni Tisoy. Well, talagang nakakapagduda, mga kaldab, kung sino nga po ba ang kasama ni Tisoy papauwi na Pilipinas. Na marami pong isyung naglalabas at na si YP po raw talaga ang tunay na kasama ni Mengay. Dahil nga po sa mga issue na to na naglalabasan, talagang nagpapakita sa dalawa na magkasama, pero wala pong ebidensya. Kaya nga po may pagkakataon kasi na parehas po, kaya lang po tayo nagdududa. Siyempre, isang Aldab Nation, magdududa ka na talagang alam mo na si Mengay ang kasama ni Tisoy. Kasi alam na alam po natin ang galawan nila Mengay at Tisoy. Kaya lang po sa mga netizen, eh naghahanap po talaga siya lang matibay na ebidensya. Pero kung true-blooded Aldab Nation ka at alam mo ang kinakain ni Mengay at alam mo ang paborito ni Mengay at nakikita mong kinakain ni Tisoy na may katabi, eh alam mo na, kumbaga, mga kaldab, hindi mo na kailangan pang sabihin kung sino ang kasama niya. Dahil huling-huli mo na, kumbaga, eh, kiliting-kiliti mo na. Kaya nga po nakakatuwa yung mga ginagawa ng netizen ng mga Aldab Nation at nagpo-post po sila ng ganito. Talagang pinag-uusapan ngayon, biruin mo, pictures, magkasama, painting, magkasama, na talagang ikinatutuwa ng buong Aldab Nation. Siyempre, lalong-lalo na po tayo, mga kaldab, na makakatuwa kasi magkasama ang dalawa, sila Tisoy at Mengay. Oops, issue. Pag issue po kasi talaga pinag-uusapan, eh naghahanap po sila ng resibo. Pero sabi ko nga po, ang resibo po kasi ay talagang pampapatibay, pero the correct term is evidence and it does not have to be a document. Testimonial evidence matter, especially if it comes from somebody with personal knowledge na meron po talagang nakita at narinig. Yan po ang pinakamagandang ebidensya na masasabi po lang natin, dahil nga po napakaraming bawal sa dalawa. Pagdating naman po kasi kay Tisoy, alam po naman natin na kahit gaano karaming idikit sa kanya at dumidikit po sa kanya, ay alam po naman natin na sinabi niya yan sa mga kuyas, lalo na kaila Tito Beck and Joey, na stick to one lang po siya, mga kaldab. Yan, may ebidensya tayo at may resibo na sinabi niya yan, na stick to one lang po talaga siya, at alam na alam po yan ni Mengay. Kaya nga po, mga kaldab, naniniwala po tayo sa sinasabi ni Tisoy. Although na nakita nyo naman po sa social media na nagkalat na po sa party ng Korea na talagang maraming nai-inlove kay Tisoy na Koreana. Ipinakita po yan sa video ng isang yung
Kung alam niyo po ba yung Alden Philippines, may mga video po yan na naglalabas na talagang parang nag-survey po si sila, nila pinakita po yung picture ni Tisoy at isa-isa pong tinanong kung sino ang karapda, kung tama pang bigyan ng award at sino pinaka-handsome. Well, 101% si Tisoy po ang napili. Nakakatuwa po mga kaldab. Ang sarap nga po kunin ng video, kaya lang alam niyo na kung anong problema pat hindi natin nakukuha. Kaya nga sinabi ko na lang sa inyo yung pangalan niya para mas madali niyong makita. At 100% na sure po tayo dun na talagang maraming nagmamahal kay Tisoy. Gaya nga ng sinabi ko, kahit na sino pong idikit, lalong lalo na po si Mickey Quintos na nagkaroon na roon po ng hidden desire. Ito po ang napakaraming comment na naglalabasan dito ngayon sa pinost natin na talaga daw marami na raw po daw nakakapansin na talagang masyadong malapit si Mickey kay Tisoy. Lalong lalo na raw po yung huling segment ng Boom. Talagang ipinagduduldulan daw at napakalagkit po raw ng tingin kay Tisoy. Well, sabi ko nga mga kaaldab, napakaganda po talaga pag magko-comment kayo. Nalalaman po ng iba at nalalaman ko rin po kung ano po ito talaga ang nagaganap pagdating kay Tisoy. Lalong-lalo na po sa mga taong may mga HD sa kanya. Na ngayon ko rin po talaga nalaman na may mga ganun palang tingin itong si Mickey Quintos kay Tisoy. Well, although na talagang nagpapakyut siya o talaga lang gusto niya na o isa lang po itong propaganda ng GMA Network para pag-usapan at tangkiligin ang kanyang teleserye na The Grip. Baka nga po siya ang maging leading lady ni Tisoy. Well, kung magkakaganon mga kaldab, sigurado po ako tama kayo na meron po talagang hidden desire si Mickey Quintos, dahil nga po sa ginagawa niya ay parang dumidikit po talaga siya kesa sa nababalita na si Tia Tomalia na mukhang hindi naman po naididikit kay Tisoy. Pero ito po grabe mga kaaldab, ano, talagang dikit to the max. Biruin mo yung kalaki-lakihan po talaga halos bumubundol po sa siko ni Tisoy. Ibang barako po hindi ko naman po sa nila lahat . May mga barako po talagang gustong-gustong ginagawa yun ng mga babae, ilalagay pa po talaga at didikdigin pa po ng lalaki yun. Nakikita nyo naman po yan sa mga jeep. Hindi po ba mga kaalab? Kapag ka masyadong malaki at barako po yung katabi, dinidepensahan talaga ng babae. Pero ang lalaki, lagi ninunod-nod ang kanyang siko para madikit dun sa isang malaking. Ay nako mga kaaldab, pero si Tisoy dead ma. Diba? Yan po talaga kasi sinasabi, ang stick to one. Kahit nakakalakihan siya at kagandahan, pag hindi mo naman po talaga gusto, maiiwasan mo. At saka mga kaaldab, si Tisoy ang tipong lalaki na conservative sa mga damit. Kumbaga, ayaw niya man paisuot niya kay Mickey, pero wala po talaga siyang karapatan. Kumbaga, yun po ang gusto. Kumbaga, nandun lang po siya para protektahan. Kaya nga po, nilagay niya na sa likod niya para hindi masyado makita. Kaya lang po, dinududud po talaga sa likod niya. At syempre, babakat at babakat sa likod mo yun, mga kaaldab. Sa laki ba naman? Ay, nako. Hanggang dito na lang po ang video natin, mga kaaldab. Kaya kung bago pa kayo sa channel na to, subscribe na kayo at pindutin nyo na rin ang bell para lagi kayong notified sa bawat video na i-upload natin. Ulitin ko mga kaaldab, medyo pasensya na po kayo sa boses natin. Talagang hindi natin masyado mapaganda, pero hindi naman po yun ang punto. Ang punto po natin,
ang magbigay ng update sa buong Aldab Nation. Hanggang sa muli, thank you for your watching.